Colossians 3:12-17. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa at mapagpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang First Peacemakers Church of Cainta, lahat ng mga kapatiran dyan. Missionary Outreach of the Philippines, yung lahat ng mga iglesia na bumubuo dito. Mamainit na pagbati ngayong linggo. Your new nature will make you shine. Napaka-relevant ng title nitong part 3 ng ating serye sa The Church in the New Normal. For the past 3 Sundays, binigyan natin ng emphasis ang kahalagaan ng identity, position at ang new nature natin kay Kristo Jesus sa pagiging matagumpay na witness sa new normal. Sa pagtatapos ng ating serye, nais ko rin pong magbigay ng ilang senaryo o ng magiging mukha ng FPCC sa pagtugon natin sa Ebanghelyo sa ilalim ng mga bagong patakaran ng pamahalaan tungo sa pagsugpo ng COVID-19. Kung sa nakaraang linggo ay pinag-usapan natin yung old nature, sa yugtong ito, atin naman tatalakayin ang new nature ng isang nilalang na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. At katulad ng sinabi ko noon,
It all starts with our identity and position in Christ. It all starts with our identity and position in Christ. Ang ating pagkakilanlan at katayuan kay Kristo Jesus. Ito yung in-emphasize ko sa simula pa lang ng ating serye. Dito sa pangatlong balangkas o yung part 3 ng serye natin ito, makikita uli natin dito sa passage na ito na inulit muli yung identity at position. Magandang pag-asalin ng NIV for this particular verse, kaya ito po yung gagamitin ko just for this purpose. Mababasa natin sa Colossians chapter 3 verse 12 itong sinabi, "Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved." Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. Yung chosen people, ayan yung identity natin kay Kristo Jesus. Yung holy and dearly loved, ayan yung position natin kay Kristo Jesus. Chosen people, ating pagkakilanlan kay Kristo Jesus. At yung holy and dearly loved, yung ating katayuan naman kay Kristo Jesus. Ito yung pagkasalin sa ang Biblia 2001. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal. Hinirang ng Diyos, yung ating pagkakilanlan, mga banal at minamahal, yung ating katayuan kay Kristo Jesus. Alam niyo po, yung mga katagang ito lang, punong-puno na ng dahilan bakit kailangan kang magpasalamat. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon. Katunayan nga, mga kapatid, pwede ko nang gawing isang buong sermon ito Kasi ito talaga punong-puno na ng laman. O punong-puno ng ng mga katotohanan. Well, anyway, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hinirang ka. Ito yung sinasabi noon. Banal ka sa mata ng Diyos at higit sa lahat, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Maghahanap ka pa ba ng ibang dahilan kung bakit ka pinagpala? At siyempre, kung kailangan mong magpasalamat. Lahat ng mga sumusunod pang mga verses sa passage natin ngayong araw ay nakaangkla sa mga pangunahing mga kataga ng verse 12, yung binasa natin kanina. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. This is the reason, encouragement, and assurance for the life we are expected and admonished to live as new creations in Christ. Ito yung dahilan, kalakasan, katiyakan natin ng ating pagkabagong nilalang kay Kristo Jesus ay maisa sa buhay natin. Last Sunday, natuklasan natin ang what is not a new creation. What is not a new creation in Christ? Ngayong linggo, matutunghaya naman natin ang what is a creation or what is a new creation in Christ. Ano ba talaga ang uri ng pamumuhay ng isang bagong nilalang ni Kristo na dapat dati ipamuhay? Ito yung mga sumusunod na pinapayuhan tayong isa buhay. Inumpisa niya sa verse 12. Ito yung nakasulat Babasahin ko po Ganito ang pagkasalin niya sa mabuting balita. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Sa NIV, ang pagkasabi niya ganito, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Alam niyo po,
Mahirap maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng krisis. At ang challenge bilang isang anak ng Diyos ay pahalagahan mo ang iba katulad ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Uunahin mo sila kaysa sa iyong sarili. Madaling gawin ito kung sapat pa ang kaban. E papaano kung dumadaan ka na sa kagipitan? Ang natural tendency sa ganitong sitwasyon ay ikaw muna bago ang iba. Itong nakaraang Tuesday o Miyerkules, may dumaan dito sa bahay. Akala namin, yung magre-relief na naman. Yung pala, humihingi ng tulong ito kasi gutom na daw siya. Dahil dun daw sa bayan nila, hindi taga-Kainta ito eh. Hindi daw sila nakakatanggap ng ayuda sa kanilang local government. So nag-isip kami ni Sarah ni, tinignan namin yung mga supply. Tapos nakita namin may mga sobra namang mga dilata na nakuha din namin sa relief ng Kainta government. So pinawasan namin ito at binigay namin sa kanya. Nakakaawa kasi hindi na makakain eh. Ito yung sinasabi ko. Kung sa bagay kami, meron pa naman mahuhugot eh. Paano kaya kung nag-iisa na lang yung dilata na yun? No? Ibibigay mo pa kaya? Ito po yung mga pangunahing katangian na binanggit ng ating teksto. At ang listahan ng mga ito ay itinuloy pa sa verses 13, 14, 15, 16, at 17. Kung aking ilalapat ito sa ating paksa na your new nature will make you shine, alam nyo, pwede na rin natin sabihin na ito'y isang epektibong strategy o pamamaraan upang mamuhay ng matagumpay sa GCQ o yung new normal. Ano yung mga estratehiyang ito na nakabase sa mga katangian ng isang new creation? Ito yung mga sumusunod, babanggitin ko muna isa-isa. Pagkatapos doon ating tatalakayin din one point at a time. Yung una, tularan mo ang mahabagin at mapagpatawad na ugali ni Kristo Jesus. Tularan mo ang mahabagin at mapagpatawad na ugali ni Kristo Jesus. Verse 12 and 13. Imitate Christ's compassionate heart and forgiving attitude. Imitate Christ's compassionate heart and forgiving attitude. Yung number two natin, italaga mo ang pag-ibig na patnubay mo sa buhay. Italaga mo ang pag-ibig na patnubay mo sa buhay. Let love guide your life. Nasa verse 14 naman yan. Let love guide your life. Ang pangatlo, makikita natin sa verse 15. Paghariin mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Paghariin mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Maintain a heart of gratitude. Maintain a heart of gratitude. Yung panglima, panatiliin mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Panatiliin mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Keep God's word in you at all times. At matatagpo natin yan sa verse 16. At ang panghuli, isabuhay mo si Kristo Jesus sa iyong salita at gawa. Isabuhay mo si Kristo Jesus sa iyong salita at gawa. Be a witness for Christ in your words and actions. Nasa verse 17 naman yan.
O ngayon, isa-isahin natin. Kanina, pinadaanan na natin yung number one eh. At nagbigay na rin ako ng illustration dito. Kaya ituloy na natin sa number two. Italaga mo ang pag-ibig na patnubay mo sa buhay. Let love guide your life. Babasahin ko uli yung Colossians 3:14, verse na tumutukoy dito. Sa NIV, ganito yung pagkasalin. And over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect harmony. Which bind them all together in perfect harmony. Put on love, which bind them all together in perfect harmony. Sa lahat ng mga katangiang binanggit na dapat taglay ng isang bagong nilalang ni Kristo Jesus, ang love o ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Katunayan, sabi nga sa verse na binasa natin, ito yung nagbubuklod sa lahat ng mga katangiang ito. Parang ganito yan eh. Lahat mababaw at walang laman kung walang sangkap na pag-ibig. Share ko sa inyo yung sinabi ni Bruce Larson. Ito sabi niya, peace is love resting. Prayer is love keeping a tryst. Yung tryst is romantic encounter or romantic appointment. Sympathy is love tenderly feeling. Enthusiasm is love burning. Hope is love expecting. Patience is love waiting. Faithfulness is love sticking fast. Humility is love taking the true pledge. Modesty is love keeping out of sight. Soul winning is love pleading. Sanctification is love in action. Kung dadagdagan ko pa ang listahan na ito, ito yung idadagdag ko, personal. Sacrifice is love wholeheartedly giving. Sacrifice is love wholeheartedly giving. At yung isa eh, yung huli, yung happiness is love doing the dishes. Happiness is love doing the dishes. Ano? Happiness is love doing the dishes. Parang hindi yata akma sa listahan. Pero totoo ito, at least akin. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Noong nagsimula yung community quarantine, maraming nabago sa ating daily routine. On my end, yung sa akin. Dahil tatatlo na lang kami sa bahay, ako yung naging designated na dishwasher. Ginagawa ko naman ito noon. At masasabi kong okay naman yung trabaho ko. But then, one day God reminded me to put love in everything that I do. To put love in everything that I do. Nung ginagawa ko na ito, aba, hindi na sapat na nahugasan ko lang yung mga pinggan. Kailangan amuyin ko rin kung malinis ito. Kaya madalas dalawang beses ko na silang sinasabon. At hindi na rin naging sapat na iligpit ko sila ng maayos at linisin ang kitchen sink. Kailangan linisin ko na din yung gas stove namin. At dahil yung gas stove namin ay stainless, hindi na sapat sa akin o hindi na ako kontento na iwanan ko siya nang hindi kumikinang. Dapat wala siyang mantsa. Parang smudge ng kamay, mantsa ng kamay, at dumi whatsoever. Inisip ko na din yung kalinisan ng buong kitchen area namin.
At pagdapit ng gabi, katulad ng natutunan ko sa pamangkin kong isang chef, binabanlian ko na siya yung sink namin ng kumukulong tubig, no? Bago ako matulog. In-advise kasi sa akin, gawin daw yan. Mga chef, ginagawa yan para mamatay yung mga germs. Nagbabago talaga yung kalidad ng lahat ng ginagawa mo kung i-apply mo yung pag-ibig o yung love dito. Pero hindi lang yon. Ang pinakamahalaga, pag pinagmasdan mo na yung natapos mong mga gawa, nagkakaroon ka ng sense of achievement. Minsan, sense of fulfillment din. At kagalakan for a job well done. Ito talaga yung reward nun. Pero, pag-uurong pa lang yan, pinag-usapan natin. Ano kaya ang mangyayari kung ilalapat natin ang pag-ibig o i-apply natin ang pag-ibig sa lahat ng ating ginagawa sa buhay? O gayon kung personal, sa lahat ng iyong ginagawa sa buhay, ano kaya mangyayari? Which comes to the main principle sa pangalawang puntong ito. When you apply love in everything, everything will change. When you apply love in everything, everything will change. Ang pag-ibig ang magbibigay sa iyo ng motivation na isa katuparan ang payo ni Apostol Pablo sa verse 17 ng ating teksto. At ito yung sinabi doon, babasahin ko sa inyo. Yung sa Revised Tagalog Popular Version. Ito yung pagkasalin. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo. Do everything in the name of Christ. Ito yung tinutumbok noon. Pangatlo, paghariin mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso. Verse 15, let the peace of Christ rule in your heart. Hindi ko na kailangang i-emphasize ito. Malinaw ang kahalagahan ng kapayapaan ng Diyos sa lahat ng mga bagong nilalang ni Kristo Jesus. Babasahin ko uli yung mga taga Pilipos chapter 4 verse 7 na pagdaanan natin ito noon nung ating tinukoy yung panalangin. Sa chapter 4 verse 7 ng mga taga Pilipos, ganito yung sinasabi. Babasahin ko uli sa mabuting balita. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. And the peace of God which surpasseth all understanding shall guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Pagka may crisis at pagka maraming inaalala sa buhay, mahalaga talaga yung kapayapaan kasi yun yung magbabantay, ayun ang magiging guide natin Yung guide ng puso natin at pag-iisip natin para yung mga decisions natin sound. Number 4, lagi kang magpasalamat. Verse 15, maintain a heart of gratitude. Lagi kang magpasalamat. Maintain a heart of gratitude. Ibang nagagawa ng mapagpasalamat na puso. Naniniwala ako na kahit na anong dumaan sa isang nilalang na may taglay ito o taglay itong yung pusong mapagpasalamat, kaya niyang harapin.
yung kahit anong dagok ng buhay, hindi siya matitinag. Kahit anong dagok ng buhay na kanyang sapitin o yung dumaan sa kanya, hindi siya matitinag. Sabi nga ni Alexander White, isang Scottish preacher, "An appreciative heart brightens a dreary day. An appreciative heart brightens a dreary day and shortens the longest night." Ganda, no? An appreciative heart brightens a dreary day and shortens the longest night. Nagbibigay daw ng liwanag ito yung isang pusong mapagpasalamat pagka medyo madilim ang iyong umaga o yung hinarap o yung pagkasalukuyan. Nagbibigay ito ng liwanag. At pagka mahaba ang gabi, pinapaikli nito. Kaya kung titingnan mo, may sense talaga yung pinahayag ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:18. Yung sinabi niya doon, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Give thanks in all circumstances, for this is Christ's will for you, or God's will for you in Christ Jesus. Number 5, panatiliin mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Keep God's word in you at all times. Panatiliin mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Sa iyong puso. Nasa ano na tayo? Verse 16. Nung tinitignan ko ito, nakita ko na dalawa yung subject ng salita ng Diyos dito sa chapter 3, verse 16 ng mga taga-Kolosas. Yung una, pansarili. Yung sinabi niyang, panatiliin mo. Yung pangalawa, pangkalahatan. Yung sinabing, ituro ninyo, ipaalala ninyo. O tingnan natin muna yung una, panatiliin ninyo. Palagay ko tumutukoy ito sa individual, sa isang tao lang . No, tinutukoy niya. Yung salita ng Diyos, pananatiliin mo sa iyong puso. Paano mo gagawin ito? Patuloy na pagbubulay ng kanyang salita. Yung i-meditate mo yung quiet time mo. No? Kung nag-quiet time ka kaninang umaga, i-meditate mo the entire day. Parating mamamalagi sa puso mo at sa isip mo. At yung pagninilayan. Yung pangalawa, mag-memorize ka ng scripture. Talagang iba kasi yung nag-memorize ka. Kasi kahit saan ka pumunta, wala ka man dalang Biblia, pwede mo siyang bigkasin. Tapos doon mo sisimulan na ang iyong pagninilay. Ako personally, madami nang na-memorize, pero recently nung naging bishop ako, ang minemorize ko na scripture, yung Ephesians chapter 1 . Kasi punong-puno ito ng yung buong chapter 1, punong-puno ito ng ng mga bagay na kailangan mo . Bilang isang mananampalataya o magi-encourage sa iyo. For example, yung chapter 3, no? Chapter 3 na lang. Chapter 3, verse 3 na lang. Sabi niya, ang sinabi sa verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Blessed na tayo ng lahat ng spiritual blessings. Spiritual blessings. At alam niyo, itong spiritual blessings na ito, nagkakalaman ito . Nagiging part ito ng physical. Habang patuloy kang umaasa at nagtitiwala kay Kristo Jesus. So yung una, pansarili, panatiliin mo. Yung pangalawa, yung pangkalahatan, ituro ninyo, ipaalala ninyo. Ito na yung tayong lahat talaga magpapaalalahanan. No? Talagang we will remind each one. Gawain ito ng buong faith community mo. O yung cell group mo, o yung buong church, yung mga miyembro doon, yung mga kapatiran, magpapaalalahanan na sa bawat isa. Keep God's word in you at all times. Dala mo dapat parati yan.
Yung pang-anim, isabuhay mo si Kristo Jesus sa iyong salita at sa iyong gawa. Sa iyong salita at sa iyong mga gawa. Be a witness for Christ in your words and actions. Nakikita natin ito, matatagpuan natin ito sa verse 17. Colossians chapter 3, verse 17. Itong pang-anim na punto ang pinaka-focal point o pinatutunguan ng lahat ng buong mensahe natin sa seryeng ito. Ito yung pinatutunguan. Ito yung focal point. Ito yung target. Ito yung goal. Whatever situation we are in, ECQ, GCQ, new normal, it will not change the fact that we are Christ's witnesses in the community we are in. Mabago man ang kalagayan ng ating lipunan, may COVID-19 man, hindi man may COVID-19 man o wala, hindi mababago yung katotohanan na ang lahat ng mga new creation o yung mga bagong nilalang kay Kristo Jesus ay kanya ring mga saksi, witnesses niya sa komunidad, no, sa community at sa lipunan na kanilang pinaglalagyan. It will not change, hindi mababago. Mag-change yung situation, pero hindi mababago yung katotohanan na ikaw na bagong nilalang ni Kristo ay kanyang saksi, kanyang witness sa komunidad at lipunan na kinalalagyan mo. Anong ibig ko sabihin? Ikaw yun. Ikaw yun. I-wrap up na natin ito. How can the church be relevant in the new normal? It starts with our identity and position in Christ. Kailangang ibaon mo sa iyong puso na bagong nilalang ka na kay Kristo Jesus. At dahil ikaw ay bagong nilalang na, ikaw ay katanggap-tanggap na sa mata ng Diyos. Hindi lamang yun. Ikaw ay mahal na niya o mahal na mahal niya. Ang katotohanang ito ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan upang iwaksi ang pita ng laman at piliing ipamuhay ang bago mong pagkatao na nagpapatuloy tungo sa pagiging katulad ni Kristo. May kalayaan ka nang mamili. At ito yung nagbibigay sa iyo ng motivation na piliin mo na ipamuhay ang bagong nilalang. Kaya makikita mo yung mga language na ginamit dito, isuot mo eh. Isuot mo. A life living as witnesses of Christ under the power of the Holy Spirit towards Christ-likeness. Yan yung target natin eh. A life as witnesses of Christ under the power of the Holy Spirit towards Christ-likeness. Malaki ang magagawa ng isang witness ni Kristo Jesus kung siya ay patuloy na magpapasakop sa Kanya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam niyo ba na ang ating pagka-born again ngayon ay matibay na patotoo ng katotohanan ito? Totoo yun, no? Nagpapatotoo yung pagiging born again natin na binanggit ko sa kahalagahan ng pagiging isang witness. Kasi kung itretrace mo lang yung spiritual roots mo o kung saan nag-ugat o yung pinag-uugatan ng iyong pananampalataya, masusumpungan mo na ito ay nanggaling sa isang tao lamang. Isang nilalang na naging tapat na witness ni Christ. Pagka itretrace mo, lahat ito. Alam nyo ba kung sino siya? Alam nyo kung sino? Si Apostol Pablo.
si Apostol Pablo. Katunayan, walang born again believer ngayon sa mundo na hindi naging bunga ng witness ni Apostol Pablo. Wala na ngayon. No? Lahat ng mga born again believer ngayon sa mundo ay hindi nang galing kay Apostol Pedro o iba pang apostol. Lahat ng mga born again believers sa mundo ngayon ay nag-ugat kay Apostol Pablo. This is the power of one faithful witness of the Lord. And you too can impact the world one soul at a time. Be a living witness of Christ. Be a living witness of Christ. Kanina, sinabi ko, i-share ko sa inyo ano magiging bagong muka ng FPCC itong panahon ng COVID-19 pandemic. At palagay ko, ganito rin na magiging mangyayari sa lahat ng mga iglesia. Yung una, from church sanctuary-based to home-based. From church sanctuary-based to home-based. Magmula dun sa church sanctuary, doon nagsisimula. Lahat ng gawa ng ebanghelyo, nangyari ngayon, ito ay nandudun na sa mga tahanan, bawat tahanan. At yung bawat tahanan na ito, ay connected dun sa church. Lahat na nangyayari sa loob ng church sanctuary, ayun na ang mangyayari sa bawat tahanan. Kaya makikuan kayo. Makikonnect kayo dito sa ginagawa natin pagsambahay. Kasi dito, binibigyan ko kayo ng direction . At ng mga mapag-uusapan sa bawat tahanan. Pangalawa, magiging from personal to virtual. O totoo, hindi na tayo magkikita-kita sa personal. O hindi na tayo magkaka-handshake. Hindi na tayo magkakasama sa iglesia natin, sa Luisa building. Pero meron tayong teknolohiya na magagamit para connected pa rin tayo. Magkaugnay pa rin sa bawat isa. Connected pa rin. At ito yung ginagamit natin ngayon, yung pagsambahay. Nag-iisip nga kami ngayon ng iba pang kaparaanan kung paano natin madadala ang mensahe dito sa pagsambahay sa mga iba't ibang miyembro natin na walang masyadong access sa teknolohiya. At nag-iisip na tayo, yung isa dito, mag-produce tayo ng mga USB na nandoon yung mga mensahe para yung mga kapatiran na hindi makapag-connect. No, dahil wala pong internet, mapapanood pa rin. At makikiisa pa rin sa mensahe linggo-linggo. Yung pangatlo, na nakita kong pangatlo mukha, yung hindi nagbabago, yung relationship-based. Relationship-based. Mananatili pa rin na yung relasyon natin sa isa't isa, yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, pakikipag-ugnayan sa bawat isa, at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad, ang magiging gulugod o backbone ng gawain. Ito po talaga yun . Kasi alam nyo, Christian life is relationships. Relationship with God. Relationship with your brothers in the Lord. Relationships with your neighbor. Ito yun na mangyayari. Marami pa tayong iniisip na iba. Pero sa ngayon, ayan lang po ma-share ko sa inyo ngayong linggo. Pero pag-pray nyo, nabigyan pa tayo ng wisdom ng Panginoon para may advance pa rin ang ebanghelyo. Bagamat nasa new normal tayo na maraming mga restrictions. Purihin ng Diyos. Sige po, tayo manalangin. Salamat po sa mensahe ngayong umaga. Salamat sa aming natutunan. Dalangin namin na ito'y isa buhay namin, Panginoon.
at patuloy naming pinapanalangin na kami magiging bahagi ng solusyon sa mga nangyayari ngayon at hindi kami magiging pabigat sa aming pamahalaan. Maghari ka sa bawat isa sa amin at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Hallelujah. I have never
At dito nagtatapos ang ating pagsambahay sa araw na ito. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang mga kapatiran na tapat na nagbibigay ng kanilang tithes and offering, no? In spite of the pandemic, alam ko mahirap gawin yan. Alam ko nakikita ng Panginoon ang lahat ng mga efforts ninyo, and God will bless you. Sinabi sa salita ng Diyos na ano, na he who refreshes others will himself be refreshed, and I will pray that God will refresh you more and more. At yung mga ibang na nakikiisa, na bagamat nahihirapan na ano, nahihirapan na makapagbigay ng kanilang ano, mga offering sa Lord dahil nga nasa pandemic tayo, God will bless you too, no? Pag pre-pray ko na lalo pa kayong i-bless para mabigyan kayo ng ano, ng pagkakataon o ng kakayahan, makapagbigay din sa kanya. Yung mga senior citizens po natin na hindi pa nakatatanggap ng ano, ng rice subsidy, yung bigas. Ano po? Makukuha po natin ang bigas natin sa bahay nila ano, Brother Rene Cortez, dito po sa Madero Homes Subdivision sa ano, Barangay San Roque. Kung mga ilang buwan po hindi kayo nakakuha ng bigas, kung pwede po magdala tayo ng ano, kanya-kanyang lalagyan, dahil mahirap na pong bumili ng supot, kinukulang na tayo eh. So magdala po kayo pag pupunta kayo kay Brother Rene. May isa pa po akong iniisip, no, na pwede nating gawin. Maaring ano, pinaplano ko kung paano pa yung ano, paano pa yung magiging ano, magiging scenario dito eh, no? Yung gusto kong mag-start tayo ng isang prayer meeting online, no? Gagamit tayo ng isang ano, gagamit tayo ng isang program, kudari Zoom o kaya yung ano, yung sa isang ano, isang application na magkakasama tayo doon, tapos magpre-pray tayo, no? Para po sa ating iglesia, sa bawat isa at sa ating bayan. Pag-pray niyo po 'yon, no? Inaayos pa po natin yung mechanics. Marami pong mga iglesia na gusto nang magano, magbukas ngayon. Tayo hindi po natin ginagawa ito kasi masyadong risky eh. Kasi pagka nagtipon-tipon tayo, mas mabilis kumalat yung ano, yung virus na ito. Darating din tayo doon, palagay ko darating din tayo doon. Pero sa ngayon, ito muna yung magiging new normal natin. Ano po, at sana po ini-encourage ko na makiisa ang lahat. Marami tayong magagawa, no? Kahit na hindi tayo nagkikita-kita ng personal, marami. Dahil andiyan dyan na yung teknolohiya eh, na ating magagamit upang ano, yung fellowship makapagpatuloy. Ano naman yan eh, magkoconnect lang tayo sa bawat isa. No, ginagawa po natin ito hindi dahil sumusunod tayo sa batas ng ano, ng pamahalaan. Ginagawa po natin ito dahil sumusunod tayo sa batas ng pag-ibig. Ayaw nating maging problema, ayaw nating makahawa. Gusto natin maging parte ng solusyon. Ipag-pray na lang po natin parati na ano, na makahanap na ng ano, ng kwan, ng gamot dito at ng vaccine para po makaresume tayo, makabalik tayo sa dating pamumuhay natin. Maraming salamat po muli. At ito na ang benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you all. Stay safe.